So, ito na yung ating tosinong manok. Ngayon, ipiprito ko na siya. Pero bago ko siya iprito, ipapakulo ko siya kasama yung pinagbabaran niya na yan. Para yung manok mas lalo pang lumambot. At saka kahit hindi mo na siya iprito ng talagang deep fry, is okay lang kasi ang manok maluluto na sa pagkakakulo. At yung ano, yung lasa, mananatili dahil ang pinagkuluan niya ay yung mismong pinagbabaran ko sa kanya. Yan, kaya tingnan nyo na lang mamaya ang gagawin ko. So, sasalan ko na siya dito. Yan. So, ayan siya. Papakuluan na natin. So, ayan. Papakuluan ko na lang siya para mamaya pag natapos, naubos na yung ginamit kong pagpapakuluan sa kanya na yung galing sa pinagbabaran niya ng aking chicken tocino, saka na lang natin siya ipiprito kapag so ayan, pinapakuloan ko na yung manok o yung chicken tocino natin. Kung napapansin ninyo, ayan yung kaya ganyan ang itsura ng pagkakakulo niya, kasi diba nga meron siyang 7-up, meron siyang honey, ayan, kaya ganyan. Pero hayaan nyo lang yan. Ang aalisin nyo lang dyan, ayun yung parang nasa ibabaw na makapal na parang cotton. Yun, aalisin nyo lang yun. Ayan, ibinaligtad ko na yung manok. So, hayaan lang natin siya, continuous lang siya sa pagkulo hanggang sa tuluyang maubos yung kanyang juice na ginamit ko. Ayan, yung pinagbabaran. Hayaan lang natin kumulo ng kumulo para tuluyan ng lumambot yung manok. Tulad ng sinabi ko nga, yung syrup na yan is yung mga 7-up, yung honey, toyo, yan sila-sila yan. So, hindi mawawala ang lasa ng skin tocino, chicken tocino ninyo, sorry po. Yung chicken tocino nyo, hindi mawawala ang lasa kasi yung pinagkuluan sa kanya is yun din ang pinagbabaran. So, andyan lang din yung lasa. Ang purpose lang is para lumambot ng husto ang ating manok. Yan. So, ayan, naganyan na siya. Naubos na yung syrup. So, lalagyan na natin ng konting mantika. So, ayan, may mantika na siya. Gagawin na lang natin, konting prito lang para ma-develop ng husto yung pagiging chicken tocino niya. Kailangan kasi syempre may prito style pa rin siya, di ba? So, ayan. Napapansin nyo, maganda ang pagkakakulo. So, ayan. Mahinang apoy lang po yan kasi masusunog dahil meron nga kasi siyang matamis yung mga honey. Kaya kailangan low fire lang. Hindi tayo po pwedeng maglagay ng malakas na apoy. Aware kayo ha, huwag kayo maglalagay ng malakas na apoy. Yan. Papulahin lang natin ang bahagi tapos ibiling ulit natin. Pabiling-biling ba? Para hindi siya masunog. Ayan, okay na yung ating chicken tocino. Hahanguin na natin. Luto na siya. Ayan, luto na po ang ating chicken tocino. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang ginawa kong demo kung paano gumawa ng chicken tocino Filipino style. Ayan. Salamat sa pagpanood. Gawa na rin kayo sa inyong mga bahay. Salamat po.